Magandang araw mga ka-TH. Welcome back sa ating channel. Sa video nito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang meaning nitong Yamashita Compass Code. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga subscribers. At sa bago pa lang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong upload na videos ko about treasure hunting. Before tayo mag-umpisa, shoutout muna ako sa mga ka-TH natin. Shoutout kay LG Boy TH Mindanao, kay Bro Ka Pini, good luck sa operation nyo, Dilans TV, Kimberly Abaa, at pakisupport sa channel ng mga kaibigan kong Treasure Hunter din, kina Rodilo TV, Co-Vlogs, at kay Kate Rose TV. At shoutout rin sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Okay, itong nakikita nyo ngayon is ito yung Yamashita Compass, Compass Code. At ito ay isa-isahin natin kung ano ang mga nakatatak dito or nakasulat dito at ano nga ba ang meaning dito. Itong nasa bandang top niya, itong N, E, S, E, S, S, W, W, N, W ay ito yung mga compass direction. Ito, CD, or compass direction. Yung mga compass direction niya, north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, at saka northwest. At ito namang itong number 1 is ito yung trigram o yung kung naalala nyo sa alpha numeric numeric code, yung 1 to 8 is ito yon, 1 which represent north, at yung ito yung mga 8 directions, at ito yung sa pangatlong layer naman niya, yung Ao at saka Buddha, is ito yung deposits. Types of deposits. Ao means gold, or Buddha, imperial, money or banknotes, jewel rays. So ito yung tinatawag na giveaways. Sa south is gold, sa north is imperials, sa west is industrial, yung mga metals like palladium. Ganon din sa northwest, industrial. According dito sa Yamashita Compass Code. At itong EJS naman is ito yung Unicode or the Alpha Codes, which is every letters ay may corresponding directions. At tapos itong 12 ay ito yung clock orientation, or makikita natin kung mapapansin natin yung relos. Kapag alas 12 is ito ay nag-represent ang north. So, ito yung clock orientation niya, itong 12. At tapos itong 3, 4, 5, 3, 60, 15, 30 is ito yung compass degrees, which is north is 360 or 0 degrees. Ito, 345, ito ay nasa north control, north direction, sakop ito. Pero ang pinaka-center or 00, tinatawag natin 00 sa north, is itong 360. Tapos itong rat, turtle, ox, tiger, rabbit ay ito yung mga animal symbols. Like makikita natin na animal shape or nakaukit sa bato, ito yon. Turtle, pig, dog, cock, monkey, sheep, horse, feathered animals, snake.
dragon, rabbit, ito yon yung mga animal symbols. Tapos itong water is ito yung feature references, like pag pupunta tayo sa north is meron tayong makikitang water. Sa west naman is structures like old buildings, bridges, at sa east ay mga century trees, ito tree. Tapos sa south is mountain. Yan, ito yung mga feature references niya. Tapos itong sunod, itong sulte, is ito yung tinatawag na type of tree. Kung anong klaseng kahoy yan, ito ba ay maalat, maasim. Itong maasim, example nito is yung mga sampalok, kamyas. Ito, kapag makikita tayo ng mga kahoy na maasim, explore natin ang east direction, kasi according sa Yamashita compass code, ito ay ang direction niya is east. Tapos sa bandang south naman is bitter, or mapakla, or sa Bisaya is pait, like aduhat or something. Ito ay ang kanyang orientation niya or direction is south. At itong kasunod naman, itong ear na nakasulat, ito ear is ito yung human symbol, like makikita natin sa isang treasure site na meron tayong makikitang ulo, paa, like ito paa. So itong paa na to, it means that explore mo or go to east direction, kasi ito yung paa, foot. Itong mata is ito yung papuntang south. Yan. Tapos kung itong nakikita nyo na rectangle, square, circle, at triangle, ay ito yung tinatawag na geometry sign. Yan. Ito, kadalasan natin itong makikita, itong circle at saka triangle. So ano nga ba ang ibig sabihin ng circle? Hindi ibig sabihin ng circle ay dig spot na ito, or ito yung on the spot, kasi ang circle is nagre-represent ito ng south direction. Tapos itong triangle is east, rectangle is north, at square is west. Ito, magagamit natin ito sa remapping for triangulation at ang pagkuha ng center sa dig spot. Lahat ng mga markers na ito o mga markings, yung mga alpha codes, animal symbols, feature references, ito ay magagamit sa remapping at sa geomancy. Pero malalim na talakayan yung geomancy. Dito muna tayo sa basic, kung ano nga ba ibig sabihin ng compass treasure, Yamashita compass code, kasi madalas natin itong makikita sa Facebook at na-upload ng mga katits natin kung ano nga ba talaga ito. Tapos itong kulay nito, itong kulay is ito yung tinatawag na color coding. So red south, pink southeast, yellow southwest. Yan, ito yung mga example ng color coding. So ano nga ba ang gamit ng compass code na ito? Ayon sa compass code ng Yamashita compass code, ano nga ba ang gamit ito? So halimbawa, pumunta ka sa site, tapos meron kang nakitang, ibig sabihin, pagpalagay na lang natin ito, triangle. So ayon dito sa compass code, ang triangle is explore mo ang east. Yan, itong east. So dito sa east direction is meron kang
makikita ang coordinate marker or any marker that confirms for the dig spot, kasi every marker corresponds directions. By the way, itong heart dito is ito yung center or fulcrum point. Ito yung benchmark kung tawagin. Yung heart, saka may numeric code na number 5. Again, tandaan natin itong mga markers na andito sa compass code, kasi totoo ito. At meron na tayong mga katiits na nakahits gamit nito, lalo na't kapag ang site nyo is prepared or prepared site, pinaplanuhan talaga yan sa mga degrees. Kasi ang prepared site ay meron niyang mga magagandang signs, pero akala nyo dyan na ang dig spot, pero hindi pala, kasi gumagamit ito ng mga signs or markers na naaayon sa kanyang directions, kasi bawat markers ay mayroon niyang iba't ibang direction. Kagaya nito, kapag kahoy, yan, explore mo ang east, lalo na kapag ito ay maasib, kagaya ng Kamyas, Sampaloc, or ini maasim. At kapag mayroon tayong makikitang hole or circle, explore ang south direction. Square, west, turtle, kapag may tayong makikitang turtle, explore mo ang north direction. Yan, turtle yan. Kasi ayon dito sa Yamashita compass code, ang turtle ay nasa north. At kadalasan ang turtle ay nakatira sa tubig, na tubig. Yan. Ito, basic lang to. Dinidiscuss ko lang yung ano nga ba, kasi meron tayong mga katiits na nalilito pa rin kung ano ang mga meaning dito. By the way, itong mga number na 8, 11, 17, 30 ay ito yung mga estimated distances ng deposit or coordinate markers na makikita natin. 8, 11, yards or meters. Yan. Okay. Hanggang dito na lang ako, mga katiits. Maraming salamat sa panonood. Never stop dreaming, never stop exploring, never stop learning. God bless us all.